Masasabi ko lang po sa kwento ni Rince na Tigtalambo ay napakaganda. Sa halip na maboring ako sa pakikinig, mas nafe-feel ko pa ang kwento. Boss Chris, simula nung unang kwento mo, nandito na ako. Maraming salamat at binasa mo ang kwento kong ito. Patagal lang patagal, umi-improve ang narration mo. Hindi ka man ganun kagaling pero hindi ko ho maitatanggi ng dahil nasilayan ko ang pag-improve mo. Ako po si Ryan ng Cebu. Nakatira ako sa isang probinsya ng Cebu. Sa totoo lang, malimit ang mga kwentong aswang doon sa amin. Ngunit pag sila nang umatake, talagang mabubulabog ang baryo namin noon. At tuwing umaga, makikita mo mga kapitbahay namin na nag-uusap tungkol sa mga pagpaparamdam at mga nangyayari kapag magpaparamdam sila. Ang mas masakit pa noon, ayon sa mga balita, ang isang aswang sa amin ay marunong mangkulam. Hindi ko na po papatagalin pa ang kwento ko. Simulan na natin ang karanasan ko at ng aking pamilya. Taong 1991, noong kami ay pumunta sa bayan para magbenta ng mga finished product namin, katulad ng upuan, duyan, nagawa sa Hawaii. Yung pamilya ko kasi simula pa noon ay ganito na ang negosyo. Namana pa nila ito sa kaluluhan namin. Sa aming pwesto doon sa bayan, mayroon kaming kakumpetensya. Siya ay si Manang Hilda. Hindi niya totoong pangalan. At ang mas malala pa, si Manang Hilda ay ang pinagsususpetsyahan sa baryo namin na isang aswang at mangkukulam. Opo, siya po ang tinutukoy ko. Siya ang laman ng mga kwento doon sa amin pagdating sa aswang. Gaya ng sabi ko, malimit ang mga kwentong aswang doon sa amin. Ngunit pag sila ay nagpaparamdam o magpakita, nagpapanik ang mga tao sa baryo namin. Si Manang Hilda ay ang tipo na tao na tahimik at medyo suplada. Hindi ko maitatanggi na suplada siya kasi minsan akong nakiusap sa kanya na magpasukli ng pera. Pero hindi niya ako sinuklian. At sinabihan pa niya ako ng nagninegosyo kayo tapos wala kayong isusukli. Alis. Sabi niya ng ganun sa akin. Ngunit ang ganung pag-uugali ni Manang Hilda ay nakasanayan na namin. Hanggang sa dumating ang panahon na ang kanyang pag-uugali ay napunta lagpas na sa limitasyon at hindi na kaaya-aya ang ginawa niya sa amin. Isang araw, may isang mayamang tawang pumunta sa kanyang pwesto. Naghahanap ng mga bibili niya. Siyempre, gawa lahat sa Hawaii. Nakatingin na kami sa mayamang taong ito at nagdarasal na pumunta siya sa aming pwesto. Kinakausap siya ni Manang Hilda ngunit hindi sumasagot ang lalaki. Hanggang sa tawagin ng kapatid ko ang mayamang taong yon. Sabi niya, "Kuya, dito ho, mura lang. Bagong gawa ito." Tumingin ang lalaki sa pwesto namin at lumakad. At ang kapatid kong ito ay medyo walang hiya at magaling mag-sales to na dapat ay nasa isang negosyante. Kung hindi ka marunong mag-sales to, wala kang maibibenta. Pumunta ang lalaki sa amin. Tinitigan namin si Aling Hilda at nakita naming nalilisik ang kanyang mga mata at may kinikimkim na galit sa amin. Maya-maya lang, bumili ang lalaki sa amin. 2 rocking chair, 1 duyan at ilang mga patpat. Tsamba kung tatawagin ang sandaling iyon. Kasi buena mano pang lalaking iyon. Nakita ni Manang Hilda ang binili ng lalaki
Maya-maya lang, umalis ang lalaki at kinaraga ang lahat ng mga binili niya sa kanyang sasakyan. Hindi nagtagal, lumapit si Manang Hilda sa amin at sabi niya sa kapatid ko, "Bastos ka, hindi pa ako natapos magsalita kanina. Bigla ka nalang sumusulpot. Turuan niyo na magandang asal ang kapatid mo, Ryan." Sagot ko naman, "Tita, kung bibili ho ang lalaki sa inyo, bibili talaga yan." Tumalikod si Manang Hilda habang nagmumura. Sa negosyo kasi, hindi mo mapipilit ang isang tao na bibili sa'yo. Kinakailangan mo lang itong isales to. Sa mall nga eh, nag-aagawa ng mga customer lalo na sa mga nagbebenta ngayon ng mga jelly case ng cellphone. "Pogi, jelly case, murang-mura." Biglang sumulpot ang sa kabila, "Pogi, dito mas mura, maganda pa." Yan ang mga kadalasang naririnig natin sa mga nagbebenta ng kung ano-ano. Kinagabihan, umuwi kami sa bahay kasama si nanay at tatay. Apat kasi kami nagbabantay sa pwesto namin at kami din ang gumagawa ng mga produkto. Lumipas ang isang oras, si nanay ay sumigaw habang nasa banyo. Yung banyo namin unay, gawa lang sa nipa na pinagtagpi-tagpi. At sa labas pa noon ng bahay ang banyo namin. Sumigaw siya na, may sumilip, Ryan, Tonyo." Sigaw niya sa amin ni tatay. Dali-dali kaming lumabas ng bahay at pinuntahan si nanay. Sabi ni tatay, "Ano yon? Sino ang sumilip?" Sabay kuha ni tatay ng itak na nakasabit sa gilid ng banyo. Sagot ni nanay, "Babae, Tonyo, napakapangit. Aswang ang sumilip, Tonyo." Nangingiyak-ngiyak na sabi ni nanay kay tatay. Maya-maya lang, nahagip ng aking mga mata ang isang babae na pumasok sa kakahuyan. Tumatakbo ito na parang hindi normal na tao kasi napakabilis. Sabi ko nung sandaling iyon, "Tay, anton siya, tumakbo na." "Hindi po tao iyon. Alam ko kung tao iyon. Sigurado kong tao iyon, hahabulin pa namin ni tatay. Maaabutan talaga iyon. Kaso ang bilis, kaya hindi na kami naghabol pa ni tatay." Pumasok kami sa bahay at sinabi ni nanay ang nakita niya. "Tonyo, si Hilda talagang nakita ko. Buhag-hag ang buhok niya tapos nalilisik ang kanyang mga mata nung nakasilip sa akin. Si Hilda talaga yun, Tonyo." Takot na sabi ni nanay. Maya-maya lang, umupo si nanay ng dahil masakit daw ang binti nito. Kinausap siya ni tatay kung ano ang nangyayari. Sabi ni nanay, "Tonyo, kinukulam na siguro ako ni Hilda." Sabi ni nanay sa mahinang boses. Parang pagod na pagod si nanay habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Yun bang parang matutulog na ang boses? Sobrang kinilabutan ako nang dahil biglaan na nagkaganon si nanay. Sumigaw si nanay nang, "Ang sakit, Tonyo. Ang sakit ng binti ko." Pero ang mas nakakakilabot pa, yung sigaw ni nanay ay parang walang puwersa. Yun bang mahinang mahina ang tono niya at parang nasa bingit ng kamatayan. Nagpanik si tatay, kami rin ang kapatid ko. Kinuha ni tatay ang isang rosaryo na bigay sa kanya ng lolo namin. Gawa iyon sa espesyal na kahoy at binasbasa ng simbahan. Nang biglang kumanta si nanay habang pinikit niya ang kanyang mga mata. "Killing me softly in his song." Kanta ni nanay habang nakatingin kay tatay. Yan ang paboritong kanta ni nanay. At nakikita namin na ang hina-hina na ni nanay. Ilang sandali lang, pumikit si nanay. At doon na umiyak si tatay sa
pag-aakalang wala na si nanay. Napakabilis ng pangyayari. Ako nung sandaling yun ay napatulala kasi hindi ako makapaniwala. At ang bilis ng pangyayari nang biglang sumigaw si nanay ng mga walang hiya sa ibang boses na. Gulat na gulat kami noon kasi tumayo bigla si nanay mula sa pagkapikit. Lumayo kami ni tatay sa kanya at pumuwesto kami sa ibang sulok. Biglang nagdasal si tatay ng dahil may alam siya sa tinatawag na sanib ng kulam. Ito yung kulam na pwede kang saniban ng nagkulam. Malakas na makukulam lang ang makakagawa nito. Maya-maya lang natumba si nanay sa sahig at nakatulog. Yun bang knockout talaga? Wala talaga siyang malay. Hinintay namin na magising si nanay. Alas 12 na ng gabi. Nakagising si nanay habang sinasabi ang salitang si Hilda. Nandyan sa labas si Hilda, nakita ko. Sabi ni nanay sa amin, tumayo ang balahibo ko habang nagmamasid sa paligid. Si tatay ay kumuha ng itak at lumabas ng bahay. Sabi ni tatay, saan ka Hilda? Huwag mo kaming kambalain. Kung naiinggit ka, huwag sa ganitong paraan. Sigaw ni tatay nang biglang may kumalabog sa bubong ng bahay at may kumatok sa bintana. Sa sandaling yon, hindi isa ang nandoon sa labas ng bahay. Dalawa sila. Pumasok si tatay sa loob ng bahay at nagsabing, ano ang kasalanan namin sa inyo? Wala kaming ginagawang masama. Maya-maya lang, nawala mga tunog sa labas. Nawala mga yapak. Pero may isang tao ang kumatok sa pinto ng bahay. Nagtinginan kaming lahat. At dahan-dahang tumayo si tatay at naglakad papunta sa pinto. Pasensya na po kayo. Puputulin ko muna ang kwento ko. Free time ko lang ngayon kaya naisulat ko ang kwento ko. Bukas day off ko. Isusulat ko mamayang gabi para mabasa ni Sir Chris. Abangan niyo yung karutong. Maraming salamat. Ryan ng Cebu.